Sila'y mga karaniwang kabataan. Malalakas. Masisigla. Maliliksi ang kilos. Masasaya sa tuwing sila'y magkakasama. Nagtatawanan o nagkukulitan. Ngunit sa likod nito ay ang isa pa nilang katauhan. Matitikas. Matatapang. Buo ang loob. At handang sumagupa sa anumang panganib na kanilang haharapin. Mga tapat at magigiting na tagapangalaga ng kapayapaan. Ang tasking po at mandato ng PNP ay kung ano man po ang mangyari within the community ay gawin ng PNP na maibalik po ang peace and order. Marami na pong circumstances na nangyari na kami po yung nasasaktan. However, meron po kasing maximum tolerance na tinatawag. Nung andun po kami sa Marawi, encounter putok po yan lagi, bomba. Hindi po namin alam kung biglang may mga dumadaan-daan na lang po ng mga bala. Then sa amin po is may na-wounded po kami na kasamahan. May mga namatay po na tropa. Sa episode na ito ng Paninindigan, kilalanin natin ang Gamboa Brothers. Sila ang magkakapatid na alagad ng batas. Panganay sa Gamboa Brothers na pawang mga pulis si Jeffrey, 33 taong gulang. Inexplain po sa amin ng aming ama na sa PNPA, sa government service ka na nga po niyan. Dito pa rin ho sa Pilipinas, so anytime, or kung meron mang emergency, at least makaka-uwi pa rin po. Kasi ayaw ho ng tatay namin na magkahiwa-hiwalay po kami. Bilang panganay, malaki ang kanyang impluwensya sa nakababatang kapatid na si Jade Gamboa, 31 taong gulang. Ang una nakapasok po sa amin is yung kuya ko. Pinakita niya po sa amin yung mga videos niya dun sa academy, kagaya nung mga tumatalon sa chopper, tatalon ka sa dagat. Dun po ako nagsimulang ma-inspire kasi adventurous po, gusto kong makita na, kuya, gusto ko yan. Sabi niya, kung gusto mo yan, itry mo sa academy. Ako po kasi, kadete pa lang, gusto ko ng mag-SAF. Iba po yung bearing ng SAF, iba yung disiplina nila. And when it comes to sa operational capabilities, sa tactical capabilities nila, mataas po kasi iba yung training. Hindi pa man nakatatapos sa Philippine National Police Academy si Jade, ay sumunod na sa kanyang yapak ang nakababatang kapatid na si Jim, 29 na taong gulang. Pinaunawa po sa amin na mas magandang nandito kami sa bansang Pilipinas na makapagsilbi dito sa ating bayan sa pamamagitan po ng pagpasok namin sa academy. Hanggang sa silang tatlo ay makapagtapos sa Philippine National Police Academy. Nagtapos po ng Bachelor of Science in Public Safety. Ang unang assignment ko po ay sa Special Action Force po. Member po ako ng PNPA Lakandola Class of 2015. Kung nakapasok po ako sa top 10, so top 5 po ako. Nung una is hindi ko naman po kasi ini-aim na mapunta sa top 10. Kaya lang nung graduation po kasi ni Kuya, sa stage po kasi yung top 10, yung mga parents nyo, nasa gitna po sila. Meron po silang allotted na upuan. Maganda kung nandun si na mama, sinatatang doon sa gitna. So, nag-strive po ako nung mga fourth year na, first class cadets na, para makahabol po sa merit. So, luckily naman po is nakapasok po sa top 5. Iba po yung pakiramdam kasi nakita ko po agad yung parents ko na nandun. And very proud po sila, pati po yung kuya ko.
Pinaglaan nilang tupdin ang mandatong ipinatutupad ng kapulisan sa layuning ang bawat mamamayan ay manirahan sa isang mapayapa, tiwasay at ligtas na komunidad kung saan may batas na umiiral at ipinatutupad. Once na may bagyo po kami na monitor is lagi po kaming may ano po dyan, isang team na naka-alert to conduct ano po search and rescue. Naka-standby po kami for any flash floods, baha or may mga nagsitumbahan na puno. O particularly po nung panahon po na tumama ang bagyong Yolanda taong 2013 sa Leyte, ay isa po ang Philippine National Police sa mga unit na ipinadala po ng ating pamahalaan para po magbigay ng assistance at mag-secure po sa Leyte. Kahit off-duty ka, pag nakita mo po na may nangangailangan ng tulong, lalo na kung alam nila na polis ka, kailangan mo pong tumulong kasi yun po yung trabaho mo. So andun po yung self-sacrifice pag polis ka. Nakahandang magsakripisyo, mapagod, masaktan at madestino saan mang panig ng bansa. Sukdulang manganim ang buhay. Meron din po kaming tinatawag yung due force na sinasabi. Kung ano po yung kukulang pwersa lang na pwedeng gamitin, yun lang po yung ginagamit namin. Wala pong komportabling lugar dun sa nung time ng Marawi siege. Kung matulog po kami is talagang napakagulo po ng isang area. So dun na po kami matulog, dun na po kami magbabantay hanggang gabi. May tinamaan, hindi mo na mababalik. Wala nang replay na sinasabi namin. Si Papa ko po is usually umaga tatawag po yan. So minsan ayoko po sagutin kasi magbibigay po yun ng pangamba sa kanila bilang magulang. So pag sinagot ko naman po is nakausap ko na lang po sila na masaya ako para hindi po sila mag-alala sa akin. Dedikado sila sa kanilang tungkulin sa bayan. Sa kabila ng may bukod o personal na bagay din silang isinasaalang-alang. Yung pagiging malayo sa aking pamilya, lalo na po nung simula pa lang ho ng pagkadete ko, yun po ang unang beses na ako po ay tumira sa malayo, sa ibang probinsya po. Hindi po kayo sanay sa pagod, sa mahirap na training, and hindi nyo po pwedeng gawin yung gusto nyong gawin kasi sa academy is may regimented way of life po kami. Kung ano po yung ginagawa ng isa, yun din po yung ginagawa ng lahat. Pinakakalaban mo po doon is yung sarili mo. Magki-quit na ako. Nanaig po yung ganong sa sarili mo is matatalo ka po. Sina Police Major Jeffrey, Police Major Jade, Police Captain Jim ay magkakapatid na pinalaki ng mapagkalinga at mapagmahal na mga magulang. Si tatay po kasi stricto po kung stricto. Gusto lang naman po niya para sa anak niya ay mapabuti po ang kanyang kalagayan. Mula po nung bata kami, meron hong order dito sa bahay na kung sa ano po ang sabi ng tatay ko na kung huwag po, huwag. Kung maari pong gawin, maari. Basta kung alam pong hindi, ay wag na pong gagawin. Kung may problema po kami, sinasabihan nila kami na huwag kayong magatubiling lumapit sa amin. Si tatang disciplinarian and fair po siya, fair sa amin lahat. So pag may ginawa kang mali, tuturuan ka talaga niya. Kasi kami nung bata is siyempre napapalo po kami. Pero ang maganda po sa ginagawa niya na after kang paluin, in-explain niya bakit niya ginawa. So kami po, hindi po kami nagtatanim ng sama na loob. Si mama ganun din po. So kung ano po yung nakikita niya mali, sinasabi din po niya. Wala po kasing konsintihan sa amin. With that po, very thankful po kami sa parents namin kasi sa pagtuturo po nila, hindi po kami napariwara. Sa bahay po, bagaman may mga ranggo na kami magkakapatid, kami na rin po ang gumagawa ng mga gawaing bahay. Kaya po ng paghuhugas ng plato, pagplansya ng mga damit, pagtutupi. Dahil po doon sa aming bahay, may pinaka-ano po kami doon, general. Ayun po ang aming tatang, si General Angelo Gamboa po.
uugatin ang mas malalim na dahilan ng kanilang katapatan. Pagiging marangal, may prinsipyo at mabuting mamamayan ay dahil pinalaki silang may banal na takot sa Diyos. Nung kami mga bata pa, lagi ho nila kami sinasama sa kapilya para makadalo po ng pagsamba ng kabataan. At nung maari na ho kami tumanggap ng tungkulin bilang mga awit sa PNK, sinuportahan ho nila kami at sinabing tumanggap kami ng tungkulin. Tinanim po talaga at tinuro ng aking mga magulang nung hanggang ngayon na paglaki namin, huwag pong mawawalan ng tiwala sa ating Panginoon Diyos. Laging manalangin sa kabila ng mga pagsubok. Andiyan yung Panginoon Diyos para tulungan ka. Maraming pagkakataon na ipinakita nila kung ano ang tunay na prioridad sa kanilang buhay. Hindi sila nagdadalawang isip sa pagpapasya dahil alam nila kung ano ang kanilang paninindigan. Tinitiyak po namin lagi kami makadalo ng pagsamba sapagkat yun po ang nagbibigay sa atin ng lakas. Once na may mga operations po kaming tatamaan ng pagsamba, ako na po ang mag-a-adjust. Maghahanap po ako ng lokal kung saan po pwedeng makasamba. Kahit po malayo, sabi ko, pagsamba po yan. Kailangan yan po ang unahin. Paano namin maisisingit sa busy schedule namin yung pagsamba dahil regimented way of life nga po kami. Pinalad naman po kami na pinagtibay po ng pamamahala yung magkaroon ng pagsamba sa loob ng PNPA, sa loob ng academy. Meron pong isang classroom doon. Kami pong mga kadete, kami na po yung mag-aayos nung classroom. May organ na, tapos may mga upuan na. Talagang pagsamba po yung setup. So ang tutupad po doon is mga may tungkulin po sa lokal na imperial. Ang isa pang kahangahangang katangian ng magkakapatid ay ang kanilang pag-iibigan at pagdadamayan. Apat po kami magkakapatid, puro lalaki. Kahit magkakalayo po kami magkakapatid, hindi ko po nakakalimutan na kamustahin sila kung anong kalagayan nila. Kuya Jeff ko po ay pinakaseryoso po sa aming magkakapatid. Siya rin po yung minsan na magsasabi kung may napuna siya sa amin, napuna din sa mga kaming kapatid upang mapag-usapan na po namin. At hindi na po lumaki yung magiging problema. Ako po yung pinaka magulo, ganun, pinaka jolly. Si kuya po is more on kuya talaga, advice. Nagbibigay po ng advice pag may napansin na mali. Si Jim yung moderator sa amin . Kasi kung kaya niyang bagayan si kuya, kaya niyang bagayan ako, kaya niyang bagayan yung bunso. Yung bunso naman po namin, si Arky, siya po yung kasi since malayo po yung agwat namin, tinutulungan po talaga namin siya. Hindi naman po to the point na i-spoil siya. Pero pagkausap namin siya minsan is parang natutuwa na po kami basta andun lang siya. Kung yung pangangailangan niya. Kasi hindi na po namin iasa sa mga magulang namin. Kami na po ang tumutulong at sumusuporta dun sa bunso naming kapatid. Bilang magkakapatid, nagtutulungan po talaga kami. Kung may kailangan yung isa, na kahit hindi siya, hindi po siya humingi ng tulong, lalapitan namin na kung ano po yung ma-offer namin na tulong, binibigay po namin. Hindi po kami yung naghihilaan pababa, naghihilaan po kami pataas. Abalaman bilang mga opisyal ng PNP ay hindi nila nililimot ang kanilang tungkulin sa Diyos bilang mga Iglesia ni Cristo na ipalaganap ang mga salita ng Diyos. Sa panahon ng pagkakadistino ni Police Major Jeffrey Gamboa sa Basilan bilang Company Commander ay nakapag-anyaya siya ng mga kasamahang pulis nang magkaroon ng pamamahayag ng mga salita ng Diyos sa loob ng kampo. Ang ilan sa kanyang mga naanyayahan ay nagpatuloy sa pagsusuri hanggang sa maging kaanib sa Iglesia ni Cristo tulad ni Police Master Sergeant Benito Baguio. Ako po ay dati pong Baptist. Naanyayahan ni kapatid na Jeffrey Gamboa na dumalo at sumama sa kanila sa pagsamba noon nung nasa Rodriguez po kami. Bigla po kaming na-reassign sa ibang lugar doon po sa Kalbayog. Hanggat ako'y nadoktrinahan po doon, nabautismuhan po ako noong September 25, 2016. At hanggang ngayon po, ako'y nakatala dito po sa Rodriguez Rizal. Kasama ko po ang aking pamilya. Ako po'y nagpapasalamat kay kapatid niya Jeffrey Gamboa po at
Siya po ang nagdala sa akin sa kaliwanagan. Ngayon po, may pinapadoktrinahan po ako sa aming bunso. Si Police Captain Jim Gamboa naman ay may mga estudyante sa academy na naanyayahang dumalo sa mga aktibidad ng Iglesia ni Cristo sa loob ng kampo sa Buenso Queso, Pampanga. Dito ay mahigit sa 30 sa kanyang mga estudyante ang panayang nagsusuri sa mga aral ng Diyos. Marami sa kanila ang nasa proseso na ngayon ng pag-anib sa iglesia. Kabilang naman sa kanyang mga anyayahan noon ay ang kanyang kamag-aaral sa PNPA na si Police Captain Patrick Carlo Balcanao. Si Police Captain Jim Gamboa ay classmate ko sa PNPA. Na-deploy kami noong Marawi Siege. Hanggang noong 2018, nabuo ang aking desisyon. Gusto ko nang sumamba at makinig sa mga leksyon ng Iglesia ni Cristo. Hindi naman nag-atubili si Kajim. Nagabayan ako at sinama ako palagi sa mga pagsamba. Sa tulong po ng Diyos, ako'y kaanib sa Iglesia ni Cristo. Nabautismuhan po ako noong Abril 2018 sa distrito ng Cavite South. Noong cadet in charge si Police Major Jade Gamboa ay pinagtibay ang kanilang kahilingan na makapagsagawa ng pamamahayag ng mga aral ng Diyos sa loob ng PNP Academy. Mula sa mga nakapakinig ay 3 sa kanila ang naging mga kaanib sa Iglesia ni Cristo. Dati po akong Katoliko at ang pamilya ko po ay sarado Katoliko. Dati din po akong nagsisilbi bilang lay minister taong 2013. Ay napaanyayahan po ako ng kapatid na Jade Gamboa, kaklase ko po sa PNPA, para daluhan ang sinasagawang pamamahayag ng mga salita ng Diyos sa loob po ng Academy. October 16, 2016, sa lokal po ng New Bilibid Prison, nilob niya pong matuloy ang aking bautismo. Nagpapasalamat po ako sa Panginoong Diyos sa pagkasangkapan niya sa kapatid na Jade Gamboa upang matawag po ako sa loob po ng Iglesia ni Cristo. Hindi rin ipinagkait ang kanilang serbisyo, mabingit man ang buhay sa panahon ng pandemya. Ako po ang kauna-unahang nagkaroon ng positive result ng COVID dito po sa barangay namin. So yun po yung time na hindi pa ho ganun kalawak ang kaalaman natin sa COVID. Parang ano po eh, kahit yung ibang tao na malapit sa amin is nakikita namin na lumalayo. Which is ano naman po eh, naiintindihan namin. Talaga nananalangin po kami na pagalingin ng amin, kuya. Dininig naman po ng ama yung panalangin po namin. Ginawa po ng pamilya namin noon is hindi na lang po nila pinansin at nagpatuloy lang po sila sa pagsamba. Kami po yung nagmamando sa mga quarantine control points. So kami po yung nag-checkpoint dyan. Kung ano man po yung pinapatupad na ordinance ng LGU at ng IATF, kami po yung nagpapatupad. So, mahirap din po kasi habang ginagawa mo yung ganong trabaho, hindi mo rin alam, baka ikaw mismo is naapektuhan na. Ang PNP po, ini-ensure po niya na lahat ho ng mga kababayan natin ay sumusunod po sa protocol na ipinayaral ng gobyerno. Saan man makarating ay ibinabalik nila ang pagpapasalamat at pagtanaw ng malaking utang na loob sa kanilang mga magulang dahil sa mga aral ng Diyos na iginabay mula sa kanilang kamusmusan hanggang sa paglaki. Mga aral na hindi nila hihiwalayan sa lahat ng panahon ng kanilang buhay. Nagpapasalamat po ako sa aking mga magulang na simula po ng pagkabata namin hanggang ngayon, hanggang nagkaisip na po kami, patuloy pa rin po nila kaming ginagabayan at pinagpapayuhan. Taglay-taglay po namin yung mga in-instill sa amin na values, pati po yung pananampalataya na pinasa po nila sa amin. Salamat po sa pagpapalaki sa amin ng tama. Ramdam po namin na pagmamahal ng isang magulang. Salamat po at andyan po kayo na gumabay sa amin, gumagabay sa amin. Andito lang kaming mga anak nila. Mahal na mahal po namin sila. Lagi po namin sinasama sa panalangin na biyaya pa po sila ng Panginoon Diyos sa amin. Sumasampalataya po kami na ang mga itinuro po ng aming mga magulang ay galing po sa ating pamamahala at lalo na po sa ating Panginoong Diyos. Kahit magkaroon man po ng lahat kami may mga sarili-sariling pamilya na bilang panganay, sisiguraduhin ko po na mapapananatili po namin ang pagmamalasakitan at pag-ibig ang magkakapatid.
Nag-iwan ng ilang gabay ang magkakapatid na kadete para sa mga kabataan. Focus muna po sa pag-aaral. Magkaroon lang po tayo ng priority at susunod naman na po ayun. Sa mga kabataan po nag-aspire, huwag niyo pong ililimit yung sarili niyo. Maniwala po kayo sa kakayahan niyo at lalong magtiwala sa magagawa ng Panginoong Diyos. Sumunod po kayo sa mga magulang niyo. Huwag po kayong magbibigay ng kahapisan sa kanila. Huwag kayong lalayo doon sa mga values, lalong-lalo na sa mga aral ng Diyos na tinuturo sa atin sa loob ng Iglesia ni Kristo. Ang mga kautusan ng Diyos na itinuturo ng kapatid na Eduardo V. Manalo sa Iglesia ang naging unang sandata nila sa pakikipagdigma sa karahasan. Ang mga aral na itinuturo ng pamamahala ang nagpalakas sa kanila sa tuwing may kalungkutan o kung sila man ay nasa gitna ng panganib o nasa bingit ng kamatayan. Maraming salamat po sa pangungunan nyo sa buong Iglesia at lagi po sana kayong gabayan ng ating Ama. At kung ano man po ang aktibidad na inyong inilulunsad, lagi po kami makikipagkaisa. Mahal na mahal po namin kayo. Kami po ay nangangako na magiging kaisa nyo po kami lagi sa inyong mga adhikain at nawa po ay tulungan po kayo at patuloy kayong pagpalain ng ating Ama. Salamat po sa patuloy po na pumalasakit, pagtuturo po sa amin. Ito pong salita ng Diyos na inyong pinapaabot po sa amin. Siya po ay nagiging saligan po namin sa araw-araw namin pamumuhay na kahit ano pong masagupan ng bawat isa sa amin is patuloy po kaming maninindigan sa aming pagka-Iglesia ni Kristo. Sila'y mga bayaning handang humarap sa bangis ng kapaligiran, sa ligalig ng lipunan at malabis na kalungkutan. Ngunit una sa lahat, handa silang ialay sa Diyos ang lakas at buhay na tinamo anuman ang mangyari sa unahan ng kanilang paglalakbay. Wala pong panghihinayang sa akin na maging isang alagad ng batas sapagkat masampalataya po kung ito po yung itinulot ng Diyos na maging profesyon ko. Sa mga pagpapanata ko po sa ating Panginoong Diyos, hinihiling ko po na lagi akong samahan sa lahat ng sandali ng aking buhay upang may taguyod ko po aking kahalalan, lalo na po ngayon na nagsisimula pa lamang po akong bumuo ng aking pamilya. Ano man po ang mga pagsubok na daanan ko at ng aking asawa, ay mapagtagumpayan po namin at lalo po namin mabigyan ng kalulatian ng ating Panginoong Diyos. Kami po ay naninindigan na kahit saan po kami dako mapunta o madestino, kami po ay patuloy na makikipagkaisa sa pagpapalaganap mga utos ng Diyos upang kami po ay makapagbunga na sagana, magbigay po ng kaluguran sa ating Panginoong Diyos. Darating din po yung pagkakataon na aangat pa po sa aming mga kasalukuyang trabaho, hindi po namin gagamitin yung aming pagka-Iglesia ni Kristo sa aming sariling kapakanan. Darating yung panahon na iwan kami ng aming mga magulang. Pero dahil naging matibay po yung pundasyon namin, yung pananampalataya namin, masasabi namin na bilang magkapatid sa laman pati sa pananampalataya, hindi po kami lalayo sa aral ng Panginoong Diyos. Mananatili po kami sa pagsunod at nakatiyak po kami na ano man po ang mangyari, magkakasama po kaming huwaharap sa mga pagsubok, sa ligaya, sa hirap. Magkakapatid po kami na tatapusin po namin ang aming takbo. Kung dumating man po ang panahon na kung sino man sa amin pagpahingahin na po ng ating Ama, titiyakin ko po na kami maninindigan na maging mga mabuting mga alagad ng ating Panginoong Diyos. At hinding-hindi po kami hihiwalay sa aming kahalalan. Mananatili po kaming mga Iglesia ni Kristo. Mananatili po ang aming pag-iibig ng magkakapatid. Sa gayon po ay makatitiyak kami magkakapatid na magtatamo ng kaligtasan pagdating po sa araw ng pag-uukol.